New citizen, alam mo ba kung bakit may localized class suspension sa Quezon City? Ang Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila. 1/4 ng NCR ang lawak nito, kaya maaring iba-iba ang panahon sa bawat lugar, lalo na kung wala namang bagyo. Minsan, maulan sa parteng Cubao, habang tirik naman ang araw sa Novaliches. Ito ang dahilan kaya may Memorandum Circular No. 10-A Series of 2022 o Localized Guidelines sa Class Suspension, alinsunod na rin sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Narito ang gabay bago magkansela ng klase sa QC. Automatic ng kanselado ang mga klase online man o face-to-face sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 12 at alternative learning system. Una, kapag nagtaas ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal sakaling may bagyo. May orange at red rainfall warning dahil sa malakas na pag-ulan. O kaya may flood warning. Para sa kolehiyo, automatic ang class suspension kapag idineklara ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 o pataas alinsunod sa CHED Memorandum Order No. 15 Series of 2012. Maaari ring masuspinde ang klase kapag nag-abiso ang PHIVOLCS ng Lindol na may lakas na Intensity 5 o pataas. Kapag walang bagyo o warning mula sa PAGASA o PHIVOLCS, QCDRRMO ang magre-rekomenda ng citywide class suspension base sa kanilang pre-disaster risk assessment. Alas 4 ng madaling araw ang anunsyo ng QCDRRMO sa Facebook page ng Quezon City Government. Kapag walang anunsyo, maaaring magdeklara ang mga barangay ng kanselasyon ng morning classes sa mga pampublikong paaralan na kanilang nasasakupan hanggang 4:30 ng umaga. Para sa mga panghapon na klase, magre-rekomenda ang QCDRRMO ng citywide suspension pagdating ng 10 a.m. Kapag wala ito, pwede magdeklara ang mga barangay ng cancellation of classes sa mga public school sa kanilang lugar hanggang 10:30 a.m. Ipinapaubaya naman ng lokal ng pamahalaan at DepEd sa private schools ang desisyon sa class suspension dahil mas alam nila ang pinanggagalingan ng kanilang mga mag-aaral. Kung walang anunsyo ng class suspension, nasa magulang pa rin ang desisyon kung papapasukin ang kanilang anak. Depende na rin sa sama ng panahon, baha o anumang peligrosong kondisyon. Tinitiyak ng Schools Division Office na hindi mamamarkahang absent ang mga mag-aaral kapag hindi nakapasok dahil sa sama ng panahon. May leksyon rin silang pwedeng gawin sa bahay. Kaya, Q-Citizen, alam mo na! May kanselasyon man ng klase o wala, prioridad ang Quezon City Government ang kaligtasan at pagkatuto ng bawat kabataang Q-Citizen.